Ama at na anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming marami pong salamat sa oras na ito. Oras ng pagbibigay mo ng pinakamahalagang biyaya. Ang aral, ang mensahe mula sa iyong mabuting balita. Ngunit bago kami magpatuloy, Panginoon, hayaan mo kaming lumapit na may kababaang loob. Humingi na yung habag, na yung awa upang linisin kami sa aming mga karumihan sa maghapon. Tawarin mo po ang iyong abang lingkod sa mga pagkukulang na nagawa ko po. Kami po ni Brother Noel Sival ay linisin mo, Panginoon. Gawin mo lamang kaming daluyan ng iyong prophetic voice. Give us the wisdom, ang mukha ng wisdom na ibinigay mo kay King Solomon, ang iyong humility na kamukha na ipinakita ng Panginoong Jesus. Na sa oras na ito, ikaw po ang aming gustong maitaas sa Facebook Live. Pag sa ganon, ang iyong mabuting balita, ang iyong salita, ay makapagbigay kagalingan sa aming mga kasalanang spiritual. Not our will, but your will be done, my Lord. Kayo din, Lord, dinadalangin namin ang mga makakarinig ng Wednesday Gospel, Panginoon. Ipuin mo ang kanilang mga puso na ano man ang pinagdadaanan nila namin na pagsubok sa oras na ito. In Jesus' name, i-cast out mo ang mga hadlang at tanging ma-focus muna namin ang aming espiritu sa iyong espiritu. Sa iyong salita, upang ang iyong pagbibinhi ng mabuting balita online ay makarating sa bawat parte
sa lahat ng parte ng mundo, sa tahanan, sa puso namin. Ito'y magkaroon ng hindi lang information, kundi transformation, Panginoon. Baguhin kami ng iyong salita. Patuloy kang kumilos ang iba nila Espiritu. Come Holy Spirit, we pray. And come Holy Spirit, we believe na naririto ka sa iyong presensya. Puspusin mo ang bawat isa, lalo na ang iyong gangang gagamitin na yung daluyan ng iyong mensahe. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong salita ay aming kayamanan. Ang iyong mga salita ang aming kagalingan. Nawa, lagi namin itong pagkaasamin. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa pong pinagpalang gabi sa lahat, ngayon po, salamat sa Lord, no? Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, Facebook Live. Ngayon po ay March 20, 2024 at Wednesday Gospel po ang ating pagnilayan. So ilang oras na lang at ang lolobin ng Diyos na ibigay sa atin ang March 21, 2024. Maraming salamat sa Kanya. Pero sa oras na ito, nawa magkaroon po tayo ng desire na makinig ng mabuting balita at hindi lang makinig, magkaroon ng transformation at maibahagi din sa iba. So ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan, isa po akong Katoliko. At ngayong gabi po, magkakaroon po tayo ng guest preacher. At ito po ay si Brother Noel Sibal. Siya po ang gagamitin ng Panginoon upang magnilay ng ating Wednesday Gospel. So hintayin lang po natin siya na mag-accept ng invitation na mag-join siya ng ating Facebook Live. So Brother Noel, kung ikaw ba ngayon ay nandiyan na, so nag-send na po ako ng ano sa inyo request. So pakipindot na lang po ay. Hi. Gandang gabi po, brother. Gandang gabi sa iyo, Sister Angelica. Okay. So, kayo na po mabahalang magbasa ng gospel okay. Para na-fresh po sa memory. Nakatulog ako ng konti, ano po? Okay, sige po. Tayo po ay magnilay at magbasa sa ating ebanghelyo po sa gabi pong ito, ano po? Ang ating pong ebanghelyo ay hango kay San Juan, Kapitulo 8, mga talatang 31 hanggang 42. Jesus said to those Jews who believe in Him, "If you remain in My word, you will truly be My disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered Him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say you will become free?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a house forever, but a son always remains. So if the son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me because of my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence, then do what you have heard from the Father." They answered and said to him, "Our father is Abraham." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do this. You are doing the works of your father." So they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father,
you love me, for I came from God, and I'm here. I did not come on my own, but He sent me. My dear brothers and sisters, the word of the good news of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ, Sister Angelica, sa mga taong nakikinig sa atin, na po, lalong-lalo na mga kakilala, kamag-anak, mga kaibigan, at siyempre mga kasama sa simbahan, na po. Dito po nagsalita ang ating Panginoon, almost 150 persons, na po. Maka lalong-lalo naman dito mga Pharisees. Alos katatapos lang ng Peace of Tabernacle. Jesus speak compassionate and truth to the Jews. Napa? So dito, pinakita po ng ating Panginoon kung ano ang slavery, napa, ng sin. No? Dahil kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan na labag sa Diyos, ikaw ay isang alipin. No? Hindi tayo makakalaya hanggat tayo'y punong-puno ng kasalanan. Napa? Ano ba ang kasalanan? Ito po yung tinatawag lang SIN or self-interest now, no? Yung pagiging makasarili. Palagi ang sarili natin ang binibigyan ng pansin, no? Hindi natin pinalalaya ang ating sarili, no po? So, bilang mga Kristiyano, tayo po ngayon ay kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Sabi po ni Kristo, no po? Sabi po niya na kung ikaw ay gusto mong lumaya, kailangan na sundin natin at maging sipulo ka na po. Pakinggan mo ang kanyang salita. At dito, kapatid, tayo po ay makakalaya. Bilang mga Kristiyano, we must believe in the beginning. Na po. Ito po yung umpisa. Then, we abide. Abiding is essential. Na po. Hindi lang tayo sumusunod. Pwede tayong tawaging mga Kristiyano. Pero ang kinaka-important, hindi lahat na naging Kristiyano ay mga disipulo, na po. Ibig pong sabihin ng disipulo, ito'y tumutugon o sumusunod sa mga yapak ni Kristo, na po. Si Kristo, siya po ay dumating dito sa lupa para ipakita niya sa atin paano po maging tao, na po. Paano maging parang makikipagkapwa tao para ipakita paano talaga ang layunin ng isang tao. Napakahirap po ng layunin niya, no po. Siya po ay 100% God or divine and 100% human. Sa atin napakahirap po 'yon, no po. Kung tayo ay divine, baka kapag nasaktan tayo, baka gamitin natin ang ating power, na po. Gamitin natin ang money, ganyan, lahat-lahat. Pero siya, kapatid, talagang hinubad niya. Datapot siya ay Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, na po. Nagkatawang tao talaga. Kung ano ang nararamdaman, kung ano ang damdamin, at kung ano ang ginagawa ng tao. Yun po talaga ang sinunod niya. Nagsimula siya, no? Nung siya ay sanggol, tapos pinalaki ni na Mama Mary at saka ni St. Joseph. Doon, lahat ng kagalingan niya, galing po talaga sa kanyang mga magulang. Ganun din po tayo. Yun ang unang mission natin, no po? Ipakita natin sa ating mga anak kung paano maging tao, no po? Paano na ipakilala natin sa kanila ang layunin ng isang magiging mabuting anak, no po? Para ipakilala natin sa kanila ang Diyos. Yun po, no? Naniwala muna, then abiding, no po? Isa buhay mo kung ano ang mga ginagawa mo bilang mga Kristiyano. Ito po, sinabi niya, nakikipagtalo siya sa mga Pariseo, no po? Kasi binabato siya. Gusto siyang patayin. Pinapakita niya kasi dito na lalong-lalo na itong mga Pariseo, meron silang tinatawag nilang
Hamek lineage na po dahil sila daw ay namana nila kay Father Abraham. Hindi sila sakop ng kanilang pinagsasalita, no, ang pinapaiwatig po ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi naman ng ating Panginoon, ito po, no, kailangan na maging disipulo ka. Ano ba ang mga pagiging disipulo? Meron po siyang mga seven ano po dito, no, mga basic na 7D na po. This. One is kailangan na yan, meron kang desire, meron kang passion, no po. Paano maging disipulo ni Kristo? Talagang gagayain mo po ang iyong idolo, gagayain mo ang iyong mentor or coach, no po, o ang iyong teacher, no po. Meron kang discernment, no? Paano po maging Kristiyano o disipulo? Meron kang discernment para alam mo kung ano ang mali, kung ano ang tama. Kailangan marunong kang magtalos po noon, no po, yung pong discernment. Pangalawa, decision making, no po, para makalaya ka talaga. Meron kang decision making. Kapag mali, mali, no? Huwag mong gagawin. Alam mo, yung end result, no po, titingnan mo kaagad yan, no, sa decision making. Tapos, meron tayong discipline, no? Disiplina sa sarili. Halimbawa, sa kasalanan, no? Di ba? Sa health lang, sa pangangatawan lang. Alam mo, ako'y diabetic, no? Alam kong masarap ang asukal, no? Masarap yung sugar. Eh, alam mo naman ng sugar, eh, lason yan, no? Kapag diabetic ka, kapag sumobra ka ng sugar, tatamaan pati memory mo. Ako, tinatamaan din po niya, no? Dati, ang lakas ng memory ko, pero ngayon, dahil sa sugar, ayan, naapektuhan ako. Yung bata rin, ang alam mong ADHD siya, huwag mong dadamihan ng sugar niya. Talagang magiging malikot po yan, no po? So, ibig ko pong sabihin, sa pangangatawan pa lang, sa health pa lang, kailangan alam na natin kung anong nararapat o hindi, no? Kung ikaw ay alta presyon, so huwag kang masyadong maraming kolesterol. Kung may sakit ka sa bato, yung kidney mo, no? Kailangan na pangalagaan mo, huwag masyadong maraming maalat. Yun po ay discipline, no po? Then D, isang D pa is dwelling in the Word, no po? Dito po kasi pinapakita ng ating Panginoon gaano po kahalaga ang salita ng Diyos, no po? Makikita rin po natin sa Joshua 1:8, no po? Sinabi niyang, huwag mong kaligtaan, basahin araw at gabi ang salita ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay magtatagumpay sa iyong buhay, no po? Ganun po ka-importante ang salita ng Diyos, no po? Kahit po dito, no po, yung word, kapag sinabi mo, meron po kasing power sa word. Kapag sinabi mong magiging gwapo ka, magiging maganda ka, mangyayari yan, no? Kapag sinabi mong yayaman ka, mangyayari po yan, no po? Meron pong power sa word. Pero kapag sinabi mo namang negative, no? Magiging pangit ka, magiging marami kang utang, no? Talagang hindi ka magiging swerte kaya ka sa mga anak, no po? Kapag sinasabi mo sa kanya, mangyayari po yon. Meron pong power sa word, no po? So, importante po yung disciple is dwelling in the word, no po? Then, meron po tayong direction to holiness, no po? Kailangan na meron tayong patutunguhan, no po? Meron tayong vision, no po? Kailangan nating magkaroon ng vision na kung anong magiging pangarap mo, no? Kung pangarap mong maging banal, no po? Pangarap mong maganda ang pamilya mo, no? Pangarap mo na gaganda ang kanilang buhay, no po? Pangarap mong makasama sa simbahan, yan ang importante, no po? Ito ang ating mission talaga. Lahat sa family natin, si Mr., si Mrs., mga anak, kailangan patungo tayo sa kabanalan, no po? Ano ba ang kabanalan? Ito po yung righteousness, no po? Lahat ng ginagawa natin, naaayon palagi sa kagustuhan ng Diyos. At ang panghuli po, dependence on the Holy Spirit. Ito po yung pinaka-importante, no po? Kailangan nakaayon tayo at palagi tayong
nakaagapay o dependent sa banal na Espiritu. No po? Ito po yung pinaka-importante sa lahat kasi wala tayong magagawa without the help of the Holy Spirit. Being a discipleship, disciple mga kapatid, napakarami po niya. No? Meron pa pong triple L. Yung una is learn, makipag-aral ka muna. No? Kagaya ng ginawa ni Kristo sa kanyang mga apostoles, ang mga apostoles, meron po silang mga disciples. From 12, naging 72, no? At ang mga 72 na to, meron pong tigdala-dalawa, no po? Para po siyang networking leveraging, no po? Then, love, pagmamahal, no po? Para makalaya po tayo sa kasalanan, kasi slave po tayo sa kasalanan, no po? Kailangan meron tayong pagmamahal. Kalaban po talaga ng hatred, kalaban po ng kasalanan na yan ay pagmamahal. Then, live na po. Live our buhay-buhay Kristiyano. Na po. Ipakita natin, we are corporate Christ. Kung anong ginawa ni Kristo mangyayari sa atin, ay gagawin natin. Okay? Tapos, Meron pang four piece na po. Equip, please engage, empower. Okay. So mga kapatid, siguro hanggang ano na lang, medyo konti na lang ang ating sasabihin. Bilang mga Kristiyano, parang nagdodobula tayo sa Diyos. Okay lang ba yan? Ano po, yun nga, sabi nga yung gospel po ngayon, di ba sabi nga ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Yeah. Okay. At ang katotohanan na nasa salita lang po ng Diyos. Kaya pagka hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos everyday, ang narinig natin yung salita ng mundo. Marami ng fake na yun sa mundo eh. Yes. Ay, tanga. Ingat tayo sa fake news, no? Lalo na ito sa social media. Pag sa fake news, dapat good news, di po ba? Good news talaga, no? Simbahan. Kinatatali tayo umisa, no? Magtatibahan. Siya ang tagapagpalaganap ng katotohanan. Kaya nga, veritas, eh. Isalita natin. Oh, dito po sa gas. Sunod daw po yung ang ama niya, Diablo. Ana. Di ba sabi po sa gospel, ang ama niya, Diablo? Oo. Diablo. Kasi. Ano, ibig ko sabihin, sino po yung tinutukoy na Diablo doon, na ama? Okay. Sandali na. Diyan naman ko lang ako bumubli yung salita niya Sister Angelica. Hindi, ibig ko po sabihin, yung sa gospel po, sino tinutukoy na ang ama niyo ay Diablo? Okay. Ito pa nga pariseo po kasi, nawawala ako sa ano, Sister Angelica, na-distract ako sa bumubli yung salita. Ayun po, malinaw kayo sa akin, malinaw. Bakit ako ba putol-putol? Hindi, okay kayo. Ako ang nagdo-double. Hindi po kayo nagdo-double dito. Sige. Yung tinutukoy niyang ang mga diablo, ang mga nagsi, mga pariseyo, lalo sa kinakalaban siya. Parang nasa hindi ko maintindihan. Medyo nadidistract ako sa Sarandeska. Eh bakit nakaano po ba kayo? Naka-headphone? Walang headphone, pero dumodoble siya. Pero tutuloy mo po sa akin, hindi naman doble dating ng boses niyo. Okay. Sige po, itutuloy ko na. Medyo nahirapan akong konti kanina. Okay. So, ang mga sinasabing Diablo, dahil si Jesus dito, pinapakita niya na pinapakita niya na wala pa si Abraham nandun na. No? Ito yung ating tinatawag na Trinity rin. And even in Genesis 1:27, no? Let us make man according to our image.
Tumikausap siya. Iba ang Father, iba si Jesus, iba ang Holy Spirit, but there is only one God. This is a mystery, no? Pero kapag pinagsama ang Ama, pinagsama si Jesus, ito ang kanilang lakas. Ito ang Holy Spirit, no? Isa talagang mystery ito. Hindi pa natin talaga maintindihan. Isang mystery nga. Kasi alam mo naman ang mystery hanggang ngayon ay sa ano siya, no? Okay. Medyo may distraction ng content. Mukhang dinidistract kayo ng Diablo. Oo nga, dinidistract ako eh. Okay, siya na. Okay. Sige. Ganito lang eh, Sister Angelica, no? Yung panguli ko, before you aspire to be a disciple, then inspire other people so that ang ating pag-ibig ng Diyos na po makikita sa atin. So, tatapusin ko na sa isang kwento. Merong isang matanda, merong siyang merong sumusubok sa kanya. Merong siyang ibon sa kanyang likod. Sasabihin niya, susubukin ko ang matandang ito. Titingnan ko ang kanyang kagalingan. Kung talagang siya'y magaling, kapag tinabi ko sa ibon na ito, ay kung buhay ito o patay. Nilikay niya ang ibon sa kanyang likod. Sabi niya, tanda, ang hawak ko bang ibon na ito, ito ba ay buhay? Kapag sinabi niyang ito ay buhay, pipilipitin ko ito o sasakalin ko para siya ay patay. At kapag sinabi niyang ito ay patay, palalayain ko. Kaya sinabi ng matanda, ang buhay ng ibon na yan ay nasa iyong mga kamay. So kapatid, dear brothers and sisters, ang salita po ng Diyos ngayon ay nasa ating nasa ng kamay. Nasa atin kung susunod tayo, nasa atin kung tayo makakalaya sa mga kasalanan. Maraming mga kasalanan. Pwede po yun ay loneliness, no po? Pwede po yun ay difficulty, injury, troubled relationship sa ating pamilya, relationship sa ating mga kaibigan, no po? At pwede rin pong yan ay sakit sa ating pangangatawan. Kapatid, if you know the truth, if you know Jesus, follow Him, no po? And ang Diyos po ay palalayain niya tayo lahat ng ating mga maraming salamat. Thank you, Sister Angel. Okay, maraming salamat, Brother Noel. Pwede na po kayong mag-out para makatulog na kayo. Salamat. Okay, yan po si Brother Romel. Noel si Bartolo. Okay. Kaya na po mag-off dyan. Okay, so, bigyan lang natin ng summary yung kanyang pagbibigay ng reflection. Tama nga yun, no, na masasabi natin na, ayan. Masasabi natin na talaga na yung gospel ngayon, nagpapaalala sa atin na ano ba talaga ang totoo? Kumbaga, sabi nga eh, the truth will set us free. Diba? Tama yung mga sinabi niya na kailangan yung katotohanan, yun talaga ang nalalaman natin everyday. Okay? For me naman, ako konting ano lang, no, konting sharing lang ako. Sa akin, since ang gospel natin is about tungkol sa yung katotohanan, ang magpapalaya sa atin, or the truth will set us free, for me, tatlo lang. Tatlo lang ang totoo dito sa mundo. Yung tatlo lang ang totoong totoo. Walang halong kasinungalingan. Talagang 100% totoo. Ano yun? Una, ang totoong problema. The true problem. Kasi tayo, iba't ibang problema natin, di ba? Ikaw, problema mo, pera. Ikaw, relasyon. Diba? Iba't ibang problema ng mga tao. Pero merong mas totoong problema. True problem. Ang totoong problema nating mga tao ay hindi yung wala kang trabaho, hindi yung paano tatapusin yung pag-aaral mo.
parte ng buhay eh. Diba? Ang problema, natural yan. Walang tao, walang problema. Pag sinilang ka dito sa mundo, kakambal mo na yung problema. But the true problem is, ang talagang problema natin is spiritual battle. Every day. Spiritual battle between good and evil. Yun ang totoo natin problema. Na araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi tayong hinahahinan ng demonyo ng tukso para tayo magkasala. So, lagi tayo nagkakaroon ng problema kapag tayo ay nagkakasala. So, yun ang totoong problema na dapat natin laging iniisip. Pangalawa, ano pa yung katotohanan sa mundo, sa buhay ng isang tao? Kung sa true problem na talagang true problem natin, yung spiritual battle natin everyday, ay yung true dream. Dream, totoong pangarap, totoong, ano bang pangarap? Kasi tayo mga tayo, mahilig tayo mangarap, di ba? Ah, gusto kong makapag-abroad, gusto kong magkaroon ng bahay, ng lupa, ng negosyo, dami ang pangarap. At hindi mo masamang mangarap eh. But hindi yun. Hindi yun ang true dream. Hindi yun ang totoong pangarap. Alam mo kung ano yung totoong pangarap? Yung pangarapin natin, tayo ay makapunta, makapasok sa langit. Yun ang totoong pangarap na dapat sa pangarap ng bawat isang tao. Kasi kahit ano ang tagumpay natin dito sa mundo, pag tayo namatay, saan tayo madadala? Diba? Yung mga pinakasikat na tao na nga eh, pinakamayaman eh, nasa taas na eh, ay papakamatay pa rin. So, ibig sabihin nun, wala sa pera, wala sa kayamanan, ang satisfaction ng tao, kaligayan ng tao. Kaya ang talagang totoong pangarap natin ay always dream of Lord. Mag-beg tayo kay Lord na makapasok tayo sa langit. Sa panahon ng pandemic pa, uso-uso yung ayuda eh. Gusto natin masama yung pangalan natin sa ayuda. Eh basta pangarapin natin na makasama o maisulat sa Book of Life yung ating mga pangalan. Di lang totoong pangarap. Di po ba? Kasi mga pangarap natin dito, pasamantala lang yun. Okay? So, ang totoong problema, spiritual battle, between good and evil, na nagdadala sa atin sa kanilanan. Ang totoong pangarap, pangarapin natin makasama ang Diyos. Eh, bahirap na mo makasama ang Diyos kung mga pinagagawa natin dito, eh, hindi makalangit. O pangatlo, at higit sa lahat, ano ba yung true nating kailangan? True need. O totoo lang, natin pangangailangan sa buhay. Ano ba yung kumain lang? Shelter lang ba? Food lang ba? Health lang ba? Medicine, whatever it is, education, trabaho, hindi. Yan ay mga ordinaryong pangangailangan natin araw-araw. Pero ang totoong kailangan natin sa buhay natin, ang Diyos. Yun ang katotohanan. Yun ang totoo. Na binubulag tayo ng panahon ngayon, lalo na ng social media. Pinapakita ng social media, oh, kailangan mo maging maputi kahit kayo manggi ka, kaya bumili ka ng ganitong papaputi, ganitong pampa. Ha? Hindi ba? Ang laki ng epekto ng social media sa tao. Pinapakita ng social media na ito kailangan mo para mahalin ka ng tao. Ito kailangan mo magkaroon ka ng mata sa pinag-aralan para tanggapin ka ng kapwa mo. Hindi ba? Pero ang totoong kailangan natin, ang Diyos. Yan ang totoo. Kasi, nag-wonder ka na ba sa isip mo, bakit ba ako nilikha ng Diyos? Ano bang dahilan ng purpose ko dito sa mundo? Yung bang gumising na lang, kumain, magtrabaho, then after that, di ba, ganun pa rin? Saan yung mga patid? Pag ganun lang ang way of thinking natin na, kasi gumising ko, kakain, hindi ba masama yun? Siyempre, buboy tayo eh. Pero kung paulit-ulit na ganun lang na wala, hindi kasama ang Diyos sa buhay natin, yung paggising mo pa lang sa umaga, nagpapasalamat ka sa Diyos. Dahil pagtulog tayo, hindi natin hawak ang ating free will, pwede sabihin ni Lord, di ko nagigisingin yan. Pero pagkakataon, nakakarinig ka ng mabuting balita, nagigising ka sa panibagong umaga, kailangan una nagpapasalamat tayo sa gumising sa atin. Because every morning is a brand new day. Kailangan every day is a, dapat last day na yun eh. Kapag ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos sa bawat araw, last day na yun para you have to do your best. Nakiki-apartment lang tayo dito. Hindi atin to. Lahat ng meron tayo, property, education, anak, lahat, even our lives, pahiram lang. Temporary lang. So kailangan we have to know the truth, ang totoong kabuluhan ng buhay. Which is, yun nga, we should know through problem, through dream, through need. Alam natin yun. Para na sa ganun, hindi nasasayang yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos.
Kasi ang namumuno ngayon sa bundok, ang tiyablo. Siya ang nag-aari ngayon sa atin. So kinakailangan sa puso natin maghari ang Diyos. Kaya nga konti lang nagkakaroon ng interes eh, na makinig ng salita ng Diyos. Actually, ang utos ng Diyos, hindi naman nababase naman sa 10 utos eh. Daming utos ng Diyos. Isa na dyan yung dapat nagbabasa tayo ng Bible every day. Dapat nakikinig. Kailangan nyo, kasi di ba sabi sa Joshua chapter 8 verse 1, na pag nilay-nilayan, pag bulay-bulayan ang salita ng Diyos araw at gabi. Nagagawa ba natin? Hindi. Busy tayo. Sobrang pagka-busy natin, natutulog tayo, out of stress, out of pagod, nakakalimutan natin magdasal sa Diyos. Di ba? Actually, every beat of our hearts, every powers na tumutulong sa atin, supply ni Lord eh. Kaya lang, since nga si God, di natin nakikita, kasi napapansin. But we have to remember na we should live by faith, not by sight. Kasi hindi lang naman tayo katawang lupa eh. Ano tayo spirito? Ano tayo kaliba? So yun ang katotohanan ng buhay. So pagka alam mo na yung totoo sa buhay mo, hindi tayo mamamali. So yun ang katotohanan ng buhay. Kaya yung mga nararanasan nga natin, yung mga pagsubok, mga na problema sa buhay, mga mahal sa buhay na nawawala, mga negosyong nalulugi, ano lang yan? Pahapyaw lang yan ni Lord na mga pagsubok. Wala yan sa kalimpingan ng pagsubok at hirap na dinanas ni Kristo na wala namang bahid kasalanan. Pero di ba binayaran yung ating kasalanan? That's not for sure naman, di ba? Pinangako naman na walang pagsubok na darating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sapagkat laging tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na bigyan ka ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kasinungalingan, yung may problema ka pero hindi mo kaya, kasinungalingan yun. Okay? Ang kasinungalingan, galing sa demonyo. Ang katotohanan, galing sa Diyos. Ano po yun? Okay? So pagkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, marami pong salamat uli sa pagpapaalala niyo po sa amin. Ano ba talagang katotohanan? Bakit yung aming nilikha? Ang katotohanan na dapat una sa lahat, ikaw aming pinaginipan. Ang katotohanan dapat ikaw ikit namin minamahal. Ang katotohanan na kami nilikha mo para sa iyo dapat. At ang katotohanan na dapat kami umiwas sa kami sa kasalanan. Kung hindi kami mapunta sa impyerno. Hindi buhay na walang hanggan. Ang katotohanan na inaalay mo sa amin ang buhay na walang hanggan. Amin. Sana lagi namin makita ang katotohanan sa mga pagkakataong kami nasusunod, nalalagay sa problema. Sana lagi namin makita ang katotohanan kung nasa mga isang na hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago noon at kahit kailan. Sana lagi namin makita ang katotohanan na kami makasalanan, kami mahina. Kailangan namin isang Diyos na totoong magmamahal sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Magpasa amin ang kahalian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa parin na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa tawarin mo kami sa aming mga sarili. Para nang pagpapalaman sa aming kasama-sama. Upo kami painturo sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngayon ang mga taalang Espiritu Santo. Amen.
Okay, maraming maraming salamat sa Panginoon sa mensahe niya. At kung loloobin ni Lord ang March 21, 2024, ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan bilang pagkain spiritual. Mahalaga yan. Hindi lang physical na pagkain, kundi pagkain spiritual. Amen. Kasi yung katawan ng lupa natin, kahit pakainin mo pa yan at maging malusog ka, darating pa rin yung kamatayan natin physical. Pero ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, mahalaga yan. Yan ang pinakamahalaga na dapat nating pinapakain. So kailangan nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. So ang Word of God po, Facebook Live, ay Monday to Saturday, 8 o'clock po ng gabi. At kapag Sunday po, ay alas 3 na ang hapon. So, naiba lang po yung schedule natin. Depende po sa isang sa schedule ng abang lingkod o kaya ng guest preacher. Ayan. And minsan, once a month, nagkakaroon po tayo ng tawag dito, word, Bible verse for the month. So, tapos na yun eh. Makikita nyo naman yan sa YouTube channel ko. Yan. Punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Doria. Pwede po kayo mag-subscribe. Nandun po lahat yung Daily Gospel mula noong August 2019 up to the present. Ayan. And of course, pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline o kaya sa inyong mga group chat. Kasi Great Commission yan. Utos din yun ng Diyos. May palaganap ang mabuting balita. Eh di ba, uso-uso na yan sa Facebook, yung share, comment, like. Okay? Yung share, importante yun. Huwag yung pag nagpa-viral yung mga chismis-chismis, no? ang daming share. Sana i-share natin, no? Dahil yun naman ang trabaho ni Kristo, eh. Palaganap ang mabuting balita. At ipinasa yan sa kanyang mga alagad. Hanggang sa, di ba, sa mga pop-pope natin hanggang ngayon. So, dapat magtulungan tayong i-viral ang mabuting balita. So, maraming maraming pong salamat. Ayan, yung sinasabi ko ay hindi yan. Ayan, yung Great Commission. Great Commission Mateo 29:19. Kaya humayo kayo at kaling ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa akala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. So, yun. Share the gospel. Maraming maraming salamat and to God be the glory.